Gandang umaga! Ngayong araw pong ito, ako ay magluluto ng pork adobo. Ang problema, wala po kaming suka dahil hindi kami nakapag-shopping. So, ito na lang po. Ang pinalit ko sa suka ay lemon. So, ito po ang mga ingredients ko. 1 kilong pork shoulder, 3 tablespoons of oil, 1 large white onion, 1 head garlic, 1/3 cup of soy sauce, 1 cup of lemon, 3 pieces of bay leaves, crushed chili flakes, 1 tablespoon of Worcester sauce, 3 tablespoons of oyster sauce, 100 grams of cream cheese, and 1/2 teaspoon of peppercorn. Yan po ang mga gagamitin ko. So, halika na po, magluto na tayo. Sindihan na po natin ang talan. Unahin po natin ilagay ang mantika. Tayin lang po natin siyang uminit ng kaunti. Ngayon, mainit na yung mantika. Lagay po natin yung onion muna. Kasi pag nilagay po natin yung garlic, baka masunog po. So, onion muna po. Wait lang natin mag-translucent ng kaunti po. Then, saka natin lalagay yung garlic. Now, pwede na natin po ilagay yung garlic. Lagaan lang po natin. Ngayon po, lagay natin yung pork. Wait lang po natin mag-change yung kulay ng pork. Yan po, medyo nag-iba na yung kulay ng baboy po. So, ayan na po. Ngayon, ilalagay po natin yung lemon juice. At yung soy sauce po. At ang Worcester sauce, peppercorn, and bay leaf. Ngayon, haluin lang po natin. Para mag-cover yung lasa sa pork. Ngayon nahalo ko na po. Ngayon, lalagyan natin ng takip. Pakukuluan po natin siya. Pero sa mahinang apoy lang po, mga medium heat. Hayaan lang po natin siyang kumulo hanggang sa lumabot yung pork. Tignan po natin ha. Ayan, sumusubo na siya. Check lang po natin. Natin ulit. Malambot na yung karne. Yan, medyo okay na yung karne. Malambot na po. So, ngayon, ang gagawin natin po ay ganito. Hanguin natin yung pork. Ngayon, nahango na po natin yung pork. So, isang tabi po natin yung sabaw. Ngayon, ilagay tayo ng kaunting mantika. So, ngayon, mainit na yung mantika. Lagay natin yung pork. Parang ipa-fry lang natin. Para lang po magkaroon ng lasa. Thank you.
Dito lang po natin. Lagay po natin yung chili flakes. Yan. So, ngayon, babalik natin yung sauce na pinagpakuluan natin kanina. Bango. Ngayon, yung oyster sauce, lagay po natin. Haluin. Medyo lumalapit yung sauce natin po. Now, it's cream cheese. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw ang cream cheese. Ayan po, tunaw na yung cream cheese. Pero, kung ayaw nyo po lagyan ng cream cheese, okay lang po. Kasi yung cream cheese pang added flavor lang po sa adobo. Taklupad muna po natin at simmer for 5 minutes. Yan po. After 5 minutes ng simmering. So ngayon, lalagyan ko po ng sugar ng kaunti para lang mag-balance sa panlasa nyo. Hindi ko po na ilagay sa ingredients ko. Pero pwede rin lagyan, pwede hindi. Pero hindi po ako naglagay ng salt kasi may soy sauce na. Minsan kasi medyo maalat. So, kung sa panlasa nyo, hindi pa maalat, pwede nyo lagyan ng salt. Kasi ako, madalang maggamit ng salt. Here is my tester. See if good or not. What's the verdict, my hubby? What is needed? Perfect. No need anymore? No. Seasoning? Okay. Ito po ang aking finished product, ang aking adobo lemon. Kain po tayo. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. Salamat po. Okay. Here we go, guys. The wife was making adobo, but she didn't have any vinegar, so she decided to put lemon instead. So we've got some lemon adobo here. Now we've got some rice now. And I'm going to taste it to see what it's like. Well, I think that's really, really nice.